Super special nga ng araw na ito dahil dumating na yung pinakahihintay naming mga magbabatch noong 2004 at 2005 sa high school, ang aming batch reunion. At pati nga si Batang Englocana, excited na rin dahil ito yung araw na naipangako namin sa kanya na siya ay magsiswimming. Huwag nyo mga palang kakalimutang i-share ang video na to at mag-leave kayo ng comment sa comment section dahil pipili ako ng mananalo ng load at GCash sa mga nag-share at nag-comment sa video na to. Pasasalamat ko yun sa inyo sa panonood at pagsuporta lagi sa mga videos ko. Mabalik nga tayo dito sa ating video. So, andito na nga kami sa daan, papunta sa venue. Inagahan talaga namin para ma-enjoy namin yung fresh air dun sa venue at makapagmuni-muni muna bago dumating yung mga kabatch namin. So, ito nga yung anak ko, hawak-hawak niya yung pang-blow ng balloon dahil gagamitin namin yan sa kanyang floaties mamaya. At habang nasa daan nga kami, naramdaman namin na nagugutom na kami kaya bumili muna kami ng tinapay sa panaderya. Bumili na rin kami ng Yakult at ng Coke. Ito nga yung aking mga binili. Bumili ako ng bibingka at tinapay ni Eunice. So, ito nga yung bibingka. Masarap naman yung bibingka nila. 10 yung isang hiwang ganito. So, ayan na nga ako at kumakain na dahil gutom na nga ako. At hindi na namin kayang iabot dun sa venue. Baka matagalan pa sila na dumating. Siyempre, hindi pa kami makakakain yan. So, andito na nga yung anak ko. Panay na nga ang explain dyan. Pakinggan nyo. So ayan, at malapit na nga kami sa may venue. Ito pala yung mga nadadaanan namin. Alam nyo ba guys, yung mga anak natin, kapag may prenamis tayo, lagi nilang hinahanap yon. Kaya pag may prenamis kayo sa inyong mga anak, dapat tuparinin nyo. Sabi nga sa kasabihan, kung anong salita mo, yun ang mukha mo. Mabalik tayo sa ating video. Papasok na nga kami dito sa may venue, dito sa Montelea Resort, dito sa Solvec, Narbacan, Ilocos Sur. Kaya kung mga taga-Ilocos kayo, madali lang po hanapin ito kasi nasa Alongde Highway lang. Tara, ikot ko muna kayo sa mga view na makikita dito sa resort na ito. Ito nga pala yung entrance papunta dun sa mga pool at sa mga cottages. So may mga Buddha dyan. Hindi ko alam kung Buddha talaga tawag dun. Ito pala yung pool. May dalawang slide, pang kiddie at pang adult. At dito sa kabilang side yung information. At dito naman makikita yung mga cottages. Marami rin silang cottage dito pero yung iba mga sira-sira na, hindi pa nila naaayos. Nakapili na nga sila Daddy at si Eunice ng cottage na aming paglalagyan ng aming mga gamit. Ito nga yung napili nila. Nilagay ko lang yung mga gamit namin tapos lumabas na rin ako dito sa cottage para pumunta dito sa may silong ng mga kahoy na ito. Ito yung makikita naming mga view dito. Ayan, maraming dumi sa dagat kasi katatapos lang ng bagyo. Wala pang naglinis. So, eto nga si Eunice at saka si daddy niya. Panay na nga ang kulitan dito. So, ayun, naisipan ko na gumawa ng reels, mag-video-video para sa aming profile at nang mai-upload kami ngayong araw na ito. Yun talaga yung purpose namin kaya inagahan namin dito para makapag-video kami nang wala pang istorbo. Habang naghihintay kami, tinawag na kami ng receptionist at pinalis na yung mga pangalan namin at kung ilan kami. Tapos, dumating na rin yung pinag-orderan ni Reggie ng lechon. So, ayan na nga yung lechon. At sabi nga nung receptionist namin, lumipat daw kami sa ibang cottage kasi ito daw ay naka-reserve. Kaya lumipat kami sa ibang cottage pero hindi namin alam yung palang pinuntahan namin yun. Yun pala yung pinareserve ng aming kabatch na si Reggie. O, ito na pala si Reggie. Dala yung mga food na iba. Kasama rin si Daddy na nagbit-bit ng mga food. Ito na rin si Daddy. Dala rin yung iba pang food. Ayan na nga si Eunice. Nakita na yung ibang mga pagkain at natakam na. Itinuturo na gusto daw niya yung Shanghai at saka ng rice. So, eto pa si Daddy, dala-dala yung ibang mga drinks. Ganto na nga yung itsura ng aming table. Ibinaba ko na yung cellphone para maayos ko yung aming table habang hinihintay yung aming mga kabatch. Eto na nga yung anak ko at panay na ang flex sa camera. Ayan din ako, sumayaw-sayaw ng konti para sa aming profile din. O, ayan na nga, dumating na nga sila at nagsikuhaan na ng Shanghai dahil nagugutom na. Pati yung anak ko, nakikuha na rin. Sabi ko na sa inyo, yun ang gusto niya eh. At yan pa, nagpapakuha pa ng tubig, nauuhaw na yata siya. So, dumating na rin yung aming video okay. Yun palang video okay is galing sa labas, hindi galing dito sa resort. At dahil nga tanghali na, nagsisipagdatingan na yung aming mga kabatch, sunod-sunod na rin silang dumarating. Dahil nga may baby, ayun, pinagpasapasahan na yung baby. Habang dumarating yung aming mga kabatch, ako rin nga ay nakibuhat na dito sa anak ng aking besi. Yung anak ko nga naroon sa gilid habang inaayos yung video okay, panay na ang saya. O, tignan nyo, o, oh, o, oh, o. Oh.
Oh, di ba? Pagkatapos maayos ng video, okay, ito na po kami. Nagkakantahan na habang hinihintay yung aming mga iba pang makabatch. Kami namang mga babae na nasa gilid, nagkwekwentuhan na rin. At habang dumarating yung aming mga iba pang kasama, malapit na kaming makumpleto. Sarap siguro pag kumpleto kayong mga magbabatch. Yun nga, dumating na si Reggie. Siya po yung host namin. Galing po siya sa abroad. Binigay na nga rin niya yung pasalubong niya kayo, Nis, na damit at tsokolate. Salamat po! At ayun na nga, tuwang-tuwa nga ang aming batang Englokana. Sabi nga niya, bagi! Ayan po siya, kumakain po siya ng rambutan. Abang akyat pa rin ng akyat. Nakita niyo ba yung ngiti kong yun? Ngiting kakain na. Dahil gutom na kami, kakain na po kami. So ayan na nga, kanya-kanya nang kuha ng pagkain at chinap na rin po yung lechon. Ayan, excited na ang bawat isa. Kain po tayo! Thank you Lord sa lahat ng blessings! At habang kumakain nga kami dyan, panay na ang asaran, kulitan. O, ito nga yung aming cake, Happy Get Together, batch 2004 and 2005. Thank you for coming! Pagkatapos nga namin kumain, ito na yung aking anak at nagbihis na dahil maliligo na siya sa pool. O, ito na nga, siya na nga daw ang magbo-blow ng kanyang floaties. Ayan, hinayaan rin ni Daddy na i-blow. Ayan, so ayan na nga at binigay na rin kay Daddy. Kaso nga, hindi nga gumana yung kanyang pang-blow ng balloon, kaya inihip pan na lang ni Daddy's. Pagkatapos ng mag-BS ni Eunice ay pumunta na kami dito sa pool. Kaso nga ito yung problema. Yung excited na excited siya pero pagdating ng araw ng kanyang pagsiswimming, ayun, natatakot siya. Kahit hinihila-hila ni Daddy, ayaw pa rin niya. So ayan, sabi ni Daddy, ako na lang daw ang magpalusong sa kanya. Mukhang natatakot yata yung bata. Kaya ayan, to the rescue na naman si Mommy. So ayan nga, napalusong ko nga yung bata, yung baby naming Ilocana. Ganon din po ba kayo mga mami? Kayo rin ang pinapakinggan ng yung mga anak. Ayan, binasa ko lang yung ulo niya dyan. Ayaw niyang basain, kaya binasa ko muna para hindi siya mainitan. Sasamahan ko sana siyang maligo dyan, kaso may dalaw ako. Kaya si Daddy na lang ang pinagbantay ko. Ayan, si Daddy. To the rescue naman ang Daddy namin. Nag-slide-slide na nga yung anak namin dyan. Kaso alam mo yun, unang slide pa lang niya, nakainom na siya ng tubig sa pool. Mabalik nga tayo dito sa aming reunion at ayan, nagkatuwaan na nga sila. Nagpa-contest na si Reggie ng inuman ng beer at ayan na nga yung mga nanalo, yung mga tanggera naming mga kabatch. Yung premium nga pala nila dito is cash. Ayan na nga, namimigay na si Santa Claus ng cash sa mga nanalo. Congratulations! Pagkatapos nga is walang hanggang kantahan, food trip, at ayan, dumating na nga yung hapon. May isa na namang pa-contest na ginawa, yung pa-contest ng pataasan ng score sa video, okay? So ayan, sumali na nga ang lahat. Pati nga ako at saka si Daddy ay sumali na rin. Sayang din kasi yung pa-premyo, diba? Pamasahe rin yun or pang-gasolina. So ayan, kanya-kanya na ngang birit habang itong anak ko panay na ang slide pala dito sa may pool habang binabantayan ni Daddy. So enjoy na pala yung aking anak at hindi na natatakot. Ito nga si Daddy, nilagyan ulit ng hangin yung kanyang floaties habang patuloy pa rin yung contest dito sa aming cottage. Natapos na nga maligo yung mga bata, nabanlawan ko na rin si Eunice at tuwang-tuwa yung mga bata dahil binigyan nga ng pera ng aming kabatch na si Eduardo. Pati nga si Eunice ay naabutan dyan. Panay na nga ang tawa namin dyan dahil itong mga hindi dinala yung mga anak ay humihingi, kaso ayaw ngang bigyan dahil dapat nga daw idala yung mga anak. So nakakalungkot naman, wala tuloy para sa kanila. So ganun pa man, patuloy pa rin yung kasiyahan. Mukhang nagutom yata itong anak ko sa kakalangoy, kaya ayan, kumakain na siya ng pansit. Mabalik nga tayo sa ating pa-contest kanina. So si Daddy nga at saka si Ray ang mataas yung score sa video, okay? Kaya umulit silang dalawa para kung sino ang manalo sa kanila na mas mataas ang score. Pero ito nga, at may humahabol pa, kararating lang ng aming kabatch. Ayan, pagkatapos nga ni Daddy kumanta, ay si Ray naman yung kumanta. Ayan, parehas pa rin sila ng score dyan, kaya wala pa rin nanalo. Yan, habang nagkakantahan nga kami at nagkakasiyahan, biglang napatakbo na ang lahat dahil meron nga daw nalulunod. So ito nga, sa kasamaang palad, ito po yung nalunod. Nakakalungkot po. Dahil DOA na daw po siya pagdating sa hospital. Dahil nga sa pangyayaring iyon, ay nagdesisyon na kami na umuwi na lang kami at lumipat sa aming kabatch na may birthday din yung anak dahil iniimbita rin kami doon na pumunta. Daladala rin naming lahat yung mga pagkain namin na natira kanina.
Lumipat nga kami para maiba na yung ambience kasi iba na yung ambience dito ngayon. Nagsiuwian na rin lahat ng mga nagpunta dito sa resort na ito. Ayan, at kanya-kanya nang ang sakay sa mga motor at kanya-kanya nang punta dun sa aming batch. Please follow Kimberly Cagiron para updated po kayo sa mga videos ko. And like nyo na rin po and share tong video na to. Malay nyo po, kayo po yung manalo ng Load at GCash. At para updated po kayo sa lahat ng videos ko, God bless po!